Ito na nga yung pagbakasyon. Pagbakasyon sa Pilipinas. Nagbisita ang broker namin sa company nung mga nakarang araw. Tapos tinanong namin kung pwede nang magbakasyon sa Pilipinas. Ano ang sabi? Out na tayo guys. Si Paul wala pa. Alas 10 daw sila. Alas 10 daw si Paul. Out na tayo guys. Alas 8 na. Alas 8 ng gabi. Ayan. Out na tayo. Si Paul nandun pa si Paul oh. Ayaw pa. Alas 10 sila. Taka na tayo. Ayan guys. So, okay na. Tara na guys. Uwi na tayo guys. Uwi na tayo guys. Bibili ako ng ano. Bibili ako ng karne. Magsasabaw tayo ng ano. Magsasabaw tayo ng karne nilaga. Tara na sa grocery. Guys, guys, guys. Nandito na tayo. Guys, dama-dama ano na, kunti lang. 114 guys. 114 plus 63, 170 na. Tapos ito patatas, isa lang, okay na yan. Habang iniintay natin yung niluluto natin guys, ito na nga yung pagbakasyon. Pagbakasyon sa Pilipinas. Nagbisita ang broker namin sa company nung mga nakarang araw. Tapos tinanong namin kung pwede nang magbakasyon sa Pilipinas. Ano ang sabi? Pwede na daw. Pero ang sabi, very risky daw. Risky. Umuwi ka ng Pilipinas, magbakasyon ka ng Pilipinas, dapat may pera kang 65,000 NT pabalik. Pabalik pa lang yan. Yung gastos mo pa sa Pilipinas hindi pa kasama. Mga babayaran, PCR, 1,500. Commercial insurance, 1,000. PCR, in a 10th day. Quarantine taxi, 3,500. Ibig sabihin yung mga galing sa Pilipinas, special tax. Hindi pwede kang mag-commute, hindi. Ang gobyerno ng Taiwan, may nakalaang taxi para sa mga foreigner na galing sa ibang bansa. Para hindi magkahawa-hawa. 3,500, imagine, 3,500. Ito ang malupit, 18 days na quarantine sa hotel. Sa itong gastos lahat, 2,000 per day. Ibig sabihin 36,000 NT dala. Tapos air ticket, itong air ticket na to 15,000. Balikan na to. Tapos ang total niya 61,554 at least. Sabi approximately prepare 65,000 NT dollars. Balik lang yan ha. Yung gastos mo pa sa Pilipinas wala pa diyan. Sobrang gastos. Magastos po pag mag bakasyon sa Pilipinas. Pabalik pa lang yan. Ha. Magkano yan sa piso? 110,000. Yan ang magagastos mo pag pabalik mo dito sa Taiwan. Kasi nga, nang dahil sa pandemic. Maganda sa Pilipinas kasi wala nang quarantine. Kaya maganda magbakasyon. Ang problema,
pagbalik dito sa Taiwan, ang gobyerno ng Taiwan, mahigpit pa sa mga bagong pasok, kina-quarantine, 18 days. Kaya hindi pwedeng magbakasyon pa kasi pwede na sana kaya lang magastos, guys. Diyan na si Polo, dumating na. Kala ko alas 10 ka. Anong oras na? Hindi pa. Yung media lang. Ano yan? Lasahan mo nga kung pwede na. Baboy na. Ilalagay ko yan eh. Masasira na eh. Ano? Yan guys. Baka malagas pa yung karne. Kanina pa ba yan? Lagyan mo patis. Yung kutsara. Kulang ataan sa baboy. Yan guys, nandiyan si Paul. Papalasahan natin yung linaga. Tatanungin natin si Paul kung ano. Paul, lali ka dito i-interviewin. Nasaan mo na yan? Kunti lang isang nag, eh. Nagbablog ako tungkol sa ano. Nagbablog ako tungkol sa... Malambot na yung karni. Malambot na yung karni. Malambot na yung karni. Kanina pa ito? Kanina medyo. Mas niliit naman pwede na yan. Nagbablog ako tungkol sa bakasyon, Paul. Magbabakasyon ka pa? Sa... Dahil magastos eh. 65,000 NT. 110 pesos yon. 110,000. Kulang-kulang 120 yata yun. Oo. Magbabakasyon ka pa nun. Ayun! Klasik na yung binta. Ibibinta niya daw ang motor niya. Ang laki kasi, ang laki kasi ng... Isang motor! Pwede na ka isang motor tapos, baka ano, hindi ka na makabalik niyan. Hindi makabalik eh. Yan na yung pambalik eh. Pagpunta doon, walang gastos masyado. Oo. Pagbalik dito... Eh, magagastos ka din doon. Eh, gastos ka talaga. Yung bakit money mo lang. Dapat, mag-ipon muna. Oo, oh, mag-ipon ka muna. Dapat may tago pa na. 65,110. Imagine, 110. Igagastos mo yan pabalik. Okay. Pero kung ipinadala mo na yan doon... Negosyo mo na yan. Ipinadala mo na sa Pinas. Negosyo mo na. Pinadala mo na yan sa Pinas ng 110 pesos. 110,000 pesos. O wala nang negosyo. Paano? Ang hotel kasi guys, ano, 18 days, imagine, 18 days. Times 2, times 2,000. Oo, times 2,000. 18 days times 2,000. 36,000. Oo. Basta lahat 65, basta kulang-kulang, 60, ay sobrang 60,000. Kasama yung plan. Kasama pa, eh, ano, wala, hindi kasi ang bakasyon dito sa Taiwan, ano, hindi libre ng employer, kaya magastos. Kaya, ano po, longga bakasyon ka pa? Huwag muna. Puhunan na lang yun, puhunan. Puhunan na kasi yun, 110,000 pesos. Nako guys, hindi na kami nagbabakasyon, hindi na kami uuwi. Hintay na lang yung pan, yung wala nang ano, wala nang quarantine. Hindi, hintay na lang yung kuha. Tawag. Permanent residency. Oo, permanent residency. Hintay na lang yun. Ihintay na lang namin ang ano, maging legal dito ang permanent residency. Kaya lang ano, mahirap din kasi dapat marunong ka mag ano, Chekwa, marunong ka mag Mandarin, marunong ka magsalita, magsulat. Ewan ko lang ha, hindi ko sure. Tapos dapat ang salary mo ay 35,000 NT. E ang salary namin ay 25,000 minimum wage dito. Kulang. Hindi pa qualify sa permanent residency. Ibablog ko yan kung legal na yan, permanent residency. Pero sa ngayon, hindi pa, wala pa. Pero pinag-uusapan dito sa Taiwan ang yung mga factory worker, caregivers, ano pa, na pwedeng maging permanent residency. Ibablog ko rin yan pag maging legal na. Sa ngayon, yung bakasyon na muna hindi pwede guys. Kasi sobrang mahal, saka may quarantine pa dito sa Taiwan. Yun na nga guys. Tinanong namin yung broker kung pwedeng magbakasyon sa Pilipinas. Ang sabi pwede, kaya lang magastos pagbalik.
Pagbalik yan ha, hindi pa yung pagpunta mo doon. Yung siyempre, grabe ang gastos mo niyan sa Pilipinas kasi uuwi ka, matagal ka na dito sa Taiwan. Uuwi ka, siyempre dapat bigating ka niyan doon. Abroad ka. Uuwi ka ng Pilipinas. Siyempre dapat may panglibre ka. May pang pasalubong. Ang problema pagbalik, magastos dahil may quarantine pa ditong 18 days. Sabi yan ng broker ha. Sabi yan ng agency namin. So, ang mangyayari guys, hindi na muna kami uuwi ng Pilipinas. Hindi na muna magbabakasyon ng Pilipinas. Kasi nga magastos pagbalik. Salamat sa panonood guys. Magsasampay ako. Alas 10 na guys. Luto na yung ulam. Kaya lang parang busog pa kami. Sipul busog pa daw. Kumain na din siya. Ako kumain na din ako. Kumain na din ako kanina alas 6 sa company. Kaya parang busog pa ako. Yung niloto ko ngayon, bukas na yon. Agahan namin ni Paul. Okay guys, salamat sa panonood. Bye bye. Wala na munang bakasyon sa Pilipinas kasi nga delikado pa at magastos. Salamat sa panonood. Bye bye. Shishi.